Heto na, President BBM, bubuksan na daw ang mga bank account and Gold Standard, mag-uumpisa na ba ulit sa buong mundo? So ito yung aalamin natin dito sa video at mula sa channel ni Relox TV. Pero bago natin umpisan yung ating reaction video, kung kayo ay bago lang dito sa aking YouTube channel at napadaan lang, so huwag yung kalimutan i-subscribe at pindutin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga future reaction video. At syempre yung ating featured channel, Relox TV, pakibisita po yung ating description, ng dun po ang kanyang channel link. Pakisubscribe at bisitahin yung napakahusay na channel na to. At wag na nating patagalin to. Umpisa na kagad natin yung ating reaction video. Ano ang kahulugan ng pagpupulong at pinag-uusapan sa loob ng World Bank kasama si President Marcos? Kamakailan ay nakipagpulong si President Marcos Jr. Sa mga opisyal ng World Bank kasama ang presidente nito na si David Malpas. Kabilang sa mga pinag-usapan ay ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Bank mula pa noong taong 1945. Ito na nga kaya ang kasagutan sa mga paghihirap ng maraming Pilipinong umaasa at naniniwala sa isang Marcos? Oo, kung ito man yung maging kasagutan, di ba, why not? Ang sarap pakinggan nun, no? At sino bang Pilipino na ayaw umunlad yung bansa natin at makatikim-tikim man lang ng kaginhawaan sa buhay, di ba? Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay baka pwedeng pakisubscribe. Okay guys, maraming subscribe natin Relox TV, nasa description po ang kanyang channel link. Unti-unting napapansin ang paghina ng piso kontra dolyar. Hindi lang piso, kundi ang iba pang maraming national currencies. Marahil natutuwa ang iba, gaya ng mga namamasukan na Pinoy sa ibang mga bansa, ay maraming tao ang hindi nauunawaan ng kahulugan ng bagay na ito. Yun din yung isang masakit na bagay, no? Katunayan nga niyan, kung magbabasa ka ng komento dito sa YouTube, sa Facebook, ano mga social media platform, pag ganitong usapin, talagang makakabasa ka na lagi nilang sinisisi yung presidente, yung gobyerno natin, na wala daw ginawa, kaya nangyayari yung mga ganitong bagay. Pero may nabasa at na napanood ako sa YouTube or sa internet, mga idolo, no? Ang dahilan daw kaya humina yung piso kontra dolyar ay dahil daw yung sa naranasan nating inflation o crisis sa buong mundo, ano? And dahil daw dun, yung mga investor, yung shareholder, yung mga consumer, mas pinili nilang bumili ng tinatawag na currency na dolyar. So yun daw yung dahilan kaya mas mataas ang demand ng dolyar sa merkado. So ang naging resulta, humina yung ibang currency o yung peso natin kontra dolyar at lumakas naman yung dolyar. Sa mga nakakaalam, ito na di umano ang hudyat o signos ng pagkabura ng dolyar sa international financial system sa buong daigdig. Ang dolyar ay isa lamang tinatawag na fiat money, parang papel lamang na umaandar sa merkado na nakabase sa credit system sa lahat ng mga bangko sa daigdig. Ang matinding pagtaas ng dolyar ay isang malaking problema para sa mga multi-billion dollar na mga korporasyon. So parang sinasabi niya dito, dahil sa patuloy ng pagtaas ng dolyar ay nagdulot ito ng mga problema sa mga multi-billionaire na korporasyon sa mga bansa na gumagamit ng dollar. Kumbaga mga idolo, dahil sa pagtaas, parang mawawalan sila ng gana gamitin pa yung pera na to. Na kung saan nga daw, itong dollar ay isang fiat money lang, karoon lang ng value dahil sa utusan o decree ng isang gobyerno. Kaya anytime pwede nilang iwanan o gagamit sila ng ibang currency. Pero sa tingin ko mga idolo, hindi rin basta-basta mangyari yun dahil parang may isang kasunduan din yan. No, hindi lang basta-basta iwan nila yan. Nanganganib na ang dolyar ay maging ganap na isa na lamang normal na papel at walang halaga. Sus, Ginoo. Sa kabila ng pagtaas ng dolyar, ang mga kumpanyang Amazon, Walmart at iba pang malalaking korporasyon
ay nagkansela na ng kanilang bilyong dolyar na pag-i-invest. Magugulat ka na nito lamang Agosto maging ang pinakamataas na may katungkulan sa Katolisismo na si Pope Francis ay nagmamadaling nag-utos na maibalik na ang lahat ng kanilang mga assets, lalo na ang mga ginto, sa kanilang central bank mula sa iba't ibang mga bansa bago matapos ang buwan ng Setyembre ngayong taong 2022. So ang yaman pala ni Pope Francis, no? May sariling central bank, may sariling reserve ng gold, di ba? Mapasa na all kan lang neto. Sa pagbagsak ng dolyar, ay siya namang pagkawala ng mga milyong-milyong bulyon ng mga ginto sa iba't ibang nasyon na kontrolado ng mga elitist banking cable sa loob ng napakaraming taon. Kung inyong napansin, ay inumpisahan na ito ng China. Sumunod naman ang Russia. Hindi malabo na susunod na rin ng ilang mga bansa. Hindi rin malabo na pati ang Estados Unidos ay sumunod na rin. Sa tuluyang pagpapalit ng sistemang pinansyal ng mga nakabase sa dolyar at ang tuluyan nitong paglaho. Kapag tuluyan nangyari yon, ang bawat bansa ay babalik na sa gold standard monetary system. Marami bang ginto ang Pilipinas? Yun yung gusto nating malaman din, no? Kung marami ba talaga tayong ginto. Halimbawa na babalik yung ganitong sistema. Baka wala pala tayong ginto, di lalo tayong naghirap. Patay tayo dyan. Well, ayon sa tradingeconomics.com, mula sa 151 toneladang ginto ng Pilipinas sa unang buwan ng taong 2022, ay tumaas ito sa 153 tonelada. Ayon pa sa sinabi sa website na ang gold reserve sa Pilipinas ay inaasahang magiging 180 tons sa lilipas na mga buwan. Grabe. Grabe. Ayon sa Trading Economics Global Macro Models at Analyst Expectations at sa katagalan ng Philippine Gold Reserves ay inaasahang aakyat pa ng mga 200 tonelada pagpasok ng taong 2023. Grabe, no? Kung totoo man yung ganitong kadaming gold sa Pilipinas, bakit ang mahal ng gold sa atin? And bakit sobrang hirap pa rin natin, ang dami pala nating reserve na gold? Diba? Papatanong ka eh. Ngayon kung nais mong maunawaan kung ano ang gold standard system ay ganito. Ano nga ba itong gold standard system? O sige, alamin natin dito sa video na to. Ang pamantayang ginto ay isang sistema ng pananalapi kung saan ang pera o papel na pera ng isang bansa ay may halaga na direktang nakaugnay sa ginto. Sa gold standard, ang mga bansa ay sumang-ayon na i-convert ang papel na pera sa isang nakapirming halaga ng ginto. Grabe, no? Ibig sabihin, pag may 1,000 ka, may katumbas na siyang halaga ng ginto. So, ibig sabihin, sa ganitong sistema, hindi ka na magsasangla ng ginto. Gagamitin mo na siya para makabili ng pangangailangan mo. Di ba? Okay. Ang isang bansang gumagamit ng gold standard ay nagtakda ng nakapirming presyo para sa ginto at bumibili at nagbibenta ng ginto sa nakaayon na presyo. Parang may sarili din. Ang nakapirming presyo ay ginagamit upang malaman ang halaga ng pera. Halimbawa, kung itinakda ng Estados Unidos ang presyo ng ginto sa $500 kada onsa, ang halaga ng dolyar ay magiging 1,500 sa 1 onsa ng ginto. 500? Waka 0.5. Kasi nga parang sinabi niya onses. So ibig sabihin $500. Aba, naguluhan ako. Sige, tuloy natin. 0.5, no? 1 over 5, kumbaga. Sige, tuloy natin. Ang pamantayang ginto ay hindi ginagamit ng anumang pamahalaan sa kasalukuyan. Huminto ang Britanya sa paggamit ng gold standard noong taong 1931 at sumunod ang US noong 1933. Kaya naman tuluyan nang nagwakas ang sistemang ito noong 1973. Ang pamantayang ginto
ay pinalitan ng tinatawag na fiat money. Mm-hmm. Isang so, termino. Ang dahilan daw, may nabasa ako at napanood sa internet, no? Ang dahilan daw kaya hininto yung ganitong sistema. Ang gold daw ay hindi nakaka-sigurado na magkaroon ng stable na ekonomi yung isang bansa. Ang pangalawa is magastos daw to dahil syempre magmimina ka at hindi daw ito maganda sa environment dahil syempre nga kung titingnan natin dito sa bansa natin, no, ang daming issue about sa pagmimina. Minsan pa nagdudulot ito ng pagbaha dahil syempre mina ng mina nasisira yung ating mga environment, ano, and hindi daw flexible yung supply ng gold, no, na ginagamit dahil sa utos ng gobyerno o fiat na dapat tanggapin ng currency bilang paraan ng pagbabayad. Sa US halimbawa, ang dolyar ay tinatawag na isang fiat money. Kung muling maisa sa katuparan ng gold standard system, malaki ang iaahon ng Pilipinas. Ang bansang ito ay nakahanay sa 26 bilang isa sa pinakamaraming gold reserves sa buong mundo. So, ibig sabihin, sino kaya ang number 1 na may pinakamadaming gold? Kayo, tayo ay na pang number 26. Pero it's not bad, no? Kasi nga, 26 tayo kung totoo man na ganun kadami yung gold at babalik tayo sa ganitong sistema, di ba? Siyempre, talagang medyo aahon-ahon tayo, no? Magugulat ka kapag nalaman mo na mas marami pang reserbang ginto ang Pilipinas kumpara sa Egypt at South Korea. Kaya kung muling gugulong ang ganitong sistema, lagpa sa 100% ang walang pigil na pag-unlad ng bansang Pilipinas. Grabe, no? Ang ama ni President Marcos Jr. Na si Ferdinand E. Marcos ay may mga naka-freeze na accounts sa maraming mga bangko. Kung hindi ako nagkakamali ay aabot ito sa mga 8 bangko, kabilang ang pinakamalaking bangko sa Switzerland. Kaya ito hindi inilabas dahil ipinahold ito ng mga otoridad at pamahalaan ng Pilipinas matapos mapatalsik ng Peking EDSA Revolusyon si Marcos noong 1986. Grabe, at no? Lutong Peking EDSA Revolusyon. Papalagay nila na ang mga ito ay mga nakaw raw di umano ni Marcos. Panahon ni Cory Aquino ay naibalik sa Pilipinas ang mahigit 600 milyong dolyar sa bansa. Pero hindi iyon naramdaman ng kahit sinong tao sa Pilipinas. Lumalabas tuloy at ipinagpapalagay ng marami na ang naibalik raw ay totoong ninakaw ng nagpabalik. Ngayong presidente na si Marcos Jr., malaki ang posibilidad na mabuksan na ang mga accounts na naka-freeze sa iba't ibang mga bangko. Grabe yung ang kwento pagpupulong na to, ni President Marcos kasama ang mga kawaniin ng World Bank ay isa na kayang hudyat ng pagbubukang liwayway para sa mga tao ng Pilipinas. Hudyat na ba ito ng liwanag tungo sa inaasam-asam na kaginhawaan? Kung nais mo pa ng mga ganitong usapan. So tapusin na lang natin dito yung video na to. So kayo mga idol, ano masasabi nyo dito sa video na to? At syempre i-comment nyo dyan sa ating comment section at pag-uusapan ho natin yan sa next reaction video natin. So ako po si Kahimas Insight at see you on my next reaction video.